Kamathverse, kumusta? This is Cedie and welcome to Cedie's Mathverse. So for today's video, I'll be discussing the different formulas in computing the area of a triangle. Marami sila mula dun sa nakagisna nating 1/2 base times height nung elementary hanggang sa mga formula na ginagamit na sa mga coordinates. Ano-ano nga ba sila? Ano-ano mga given na kailangan para ma-solve yung equation para sa area? Without further ado, let's discuss the topics one by one. Maraming formula para makuha ang area ng isang triangle. And ang kaunang kung i-discuss ay ang base height formula. Ang formula na nakagisna na natin, mga kamathverse. Nung LM pa lang, tinuturo na ito. So, given ang base ng isang triangle at saka kanyang height or altitude, ang area ng isang triangle ay base times height divided by 2. So, di ba napakasimpleng formula lang? So, here's an example problem. Kunwari meron tayong triangle na ang base ay 7 centimeters, then ang height ay 4 centimeters. Anong area ng triangle? Simple lang, isasubstitute lang natin yung B equals 7 centimeters, H equals 4 centimeters, dun sa equation. So, area equals 7 times 4 divided by 2, which is equal to 14. 28, 7 times 4 is 28, divided by 2, 14 square centimeters. Tatandaan lagi ang units, mga kamathverse. Ang second case naman, or ang second formula, para sa area ng isang triangle, ay patungkol naman sa mga right triangles. And for the first case, is kapag ang given ay yung dalawang legs. Let's say, leg 1 with symbol L1 and leg 2 with symbol L2. Ang area ay halos kahawig lang din nung nauna. Area equals leg 1 multiplied by leg 2 over 2. Kasi, pwedeng kahit alin sa kanila yung mag-act as altitude or height and pwede ring mag-act yung isa as base. Kaya ganito ang formula. For instance, ang given naman dito sa problem na ito is ang leg 1 natin is 8 meters. Then, ang leg 2 natin is 4 meters. Sasubstitute lang natin. So, area equals 8 times 4 over 2 equals 16. Don't forget the units, square meters. So, the third formula that I will discuss, mga kamathverse, is the other case for right triangles. Kanina, diniscuss natin kapag given yung dalawang legs. Pero, paano kapag nawala yung isa? Ang formula is A equals L, the first leg, times the square root of diagonal squared, or the hypotenuse squared, minus L squared, all over 2. So, paano nakuha ito? Sa Pythagorean theorem kasi, alam naman natin na kapag merong right triangle na ang legs ay A at B, tapos ang hypotenuse is C, we have A squared plus B squared equals C squared. So, kung nawawala yung isa, let's say B, pwede natin solve yung B. Move natin tong si A, we get B squared equals C squared minus A squared. Square root natin both sides. 2 over 2 is 1, so B equals square root of C squared minus A squared. Ganon din dito. Kaya nakuha itong formula. Example, kung ang isang right triangle ay merong 5 na isa yung length ng isa niyang leg is 5, then hypotenuse is 13. Anong area ng right triangle? So, alam naman natin na yung L is
5, then h is 13. So, direct substitution na lang. Area equals 5 multiplied by... By the way, diagonal and hypotenuse are just the same. 13 squared minus 5 squared all over 2 equals 5 multiplied by square root of 169 minus 25 all over 2 equals 5 square root of 144 over 2 square root ng 144 is 12. So, 5 times 12 over 2 equals 30 units. Kasi wala na siyang units ngayon. So, para sa pang-apat na formula, mga kamatverse, we have two sides and angle. So, given ang dalawang sides A and B at saka isang included angle, included angle po ang tawag sa isang angle na napapalibutan ng dalawang sides. Included angle po natin dito, in this case, theta. So, the area is A times B divided by 2 multiplied by sine theta. As you can see, may trigon na pong na-involved dun sa formula. So, for example, isang triangle na merong sides 4 at 7 at saka isang included angle na 60 degrees, ano yung area niya? So, substitute lang. A equals 4 times 7 divided by 2 multiplied by sine 60 degrees. Iba po ang 60 degrees sa 60 radians. Okay. Then, evaluate. 4 times 7, 28 divided by 2, 14. Okay, ang sine 60 root of 3 over 2 equals 7 square root of 3 square units. So, ang pangmiling ang formula para sa area ng isang triangle ay nakapokus naman sa konsepto ng equilateral triangles. So, paano nga ba kapag equilateral ang isang triangle? Given lang ang kanyang side. Madali lang yan, kamatverse. Pero bago muna yan, magsisingit lang ang isang property. All equilateral triangles are equiangular. Kapag sinabi po natin equilateral, same side lengths, kagaya po ng nito, S po parehas, then equiangular, same angles. So, ang formula para makuha ang area ng isang equilateral triangle ay S squared square root of 3 over 4. So, for example, we have an equilateral triangle with side length 10 millimeters. So, sasubstitute lang natin. Area equals 10 squared multiplied by square root of 3 over 4. Then, 10 squared, 100 square root of 3 over 4. 100 divided by 4 is 25. 25 square root of 3 square millimeters. Simple lang, di ba, mga kamatverse? So, para sa pang-anim nating formula, we have the Heron's formula. This formula was named after Hero of Alexandria. So, paano naman kapag tatlong sides sa yung given? Walang altitude, walang angle, sides lang, no special cases. So, ang area natin is square root of S multiplied by quantity S minus A multiplied by the quantity S minus B multiplied by the quantity S minus C. So, Cedie, saan ang galing yung S? S stands for semi-perimeter. Kalahati ng perimeter ng triangle. So, alam naman natin ang perimeter, sum lang ng lengths ng sides. A plus B plus C all over 2. Example problem. We have a triangle with side lengths 4, 6, and 8. Paano natin kukunin yung area niya? Una, kailangan muna nating makuha si S kasi hindi natin masosolve yung area kung nawawala si S. So, ang semi-perimeter lang natin ay simple lang. Papag-plus natin si 4, si 6, at si 8.
then divide sa 2. So, ang semi-perimeter po natin is 18 over 2 equals 9. Then, sasubstitute na lang natin yung ano, yung mga sides at saka yung semi-perimeter. A equals 4, B equals 6, C equals 8. Kahit alin naman yan, iisa lang din ang resulta. So, let's do the substitution. A equals 9 multiplied by 9 minus 4 multiplied by 9 minus 6 multiplied by 9 minus 8. Then, simplify 9 times 5 times 3 times 1. Then, 3 squared. So, pwede siyang ilabas sa square root. 5 times 3. Itong mga to, hindi na to pwedeng ilabas. So, times lang natin siya, 15. Then, square root ng 3 squared is 3. We don't take negative dimensions. 3 square root of 15 square units. Ngayon, nasa coordinate geometry na tayo or analytic geometry. So, we have here the shoelace formula. Paano nga ba siya kinukuha? Given ang tatlong coordinates, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, and x sub 3, y sub 3. Yan ay mga points sa Cartesian plane. Para makuha yung area, kaya siya tinawag na shoelace, kasi itatimes mo yung x1 sa y2, then x2 sa y3, then x3 sa y1. Yung mga resulta, ipapag-plus nyo siya. X sub 1, y sub 2, plus x sub 2, y sub 3, plus x sub 3, y sub 1. Then, pag minus naman, pabaliktad naman siya. Yung minus na part ng shoelace formula ay pabaliktad naman. Y sub 1 multiplied by x sub 2 minus y sub 1 multiplied by x sub 2, then y sub 2 multiplied by x sub 3 minus yung last y sub 3 multiplied by x sub 1. Okay. Absolute value then 1 half. So, ito yung area. Kaya siya natawag na shoelace formula kasi yung mga terms na pinagmumultiply mo, they form something like a shoelace. So, medyo mahaba yung formula. But, kapag nagamay ninyo, makukuha nyo rin siya in the long run. For instance, a triangle has coordinates A, 6, 2, B, 5, 3, and C, negative 2, 2. What is the area of the triangle? So, simple lang. Sabi ko nga, pa-shoelace lang siya. So, ililista nyo yung coordinates. Bale, 6 times 3. 6 times 3 plus 5 times 2 plus negative 2 times 2. Yun yung positive na part. Ngayon sa negative part naman, minus 2 times 5 minus 3 times negative 2 minus 2 times 6. Don't forget the absolute value and 1 half. So, simplify na natin siya. We have A equals 1 half 18 plus 5 times 2, 10. Negative 2 times 2, minus 4. Negative 2 times 5, negative 10. Minus 3 times negative 2, negative times negative is positive. So, positive 6. Minus 2 times 6, we have 12. Then, add natin lahat. 1 half times 28, minus 4, 24. Minus 10, 14, plus 6, 20, minus 12, 8. 1 half times 8 equals 4 square
units. That is how you usually is formula, mga kamatverse. Para sa ikawalong formula, mga kamatverse, in radius semi-perimeter formula. So, for example, meron tayo ditong given na triangle. Meron siyang in radius na R and perimeter na P or semi-perimeter na S. Okay, define ko muna ang in radius. Ang in radius po ay yung radius ng circle na naka-inscribe, ibig sabihin nasa loob ng isang triangle. So, para makuha ang area given ang radius at semi-perimeter, makukuha lang natin siya sa pagta-times dun sa dalawang terms na yun. Area equals R times S. Pag perimeter naman ang given, of course, i-divide natin sa 2 para makuha rin yung S. So, ang area can also be equivalent to R times P divided by 2. Example, meron tayong isang triangle na ang perimeter is 42 units. Then, ang in-radius niya ay may length na 4. Ano ang kanyang area? So, sasubstitute lang natin. We have A equals R times 4. R is 4, 4 times the perimeter, 42, all over 2. We have 168. 4 times 42 is 168 divided by 2 equals 84 square units. Ganun lang kasimple. And ang panghuling formula, mga kamatverse, coordinate axis and align. So, dito sa formula na ito, meron itong given na coordinate axis at saka isang line. Ang form ng line ay may equation na AX plus BY equals C. So, para makuha mo yung area ng triangle na mapoform niya, which is ito. Yan yung triangle. Merong shortcut ako na isha-share para sa inyo. Ang area is absolute value of C squared all over 2AB. Absolute value ng buong yan. So, for example, binigyan kayo ng problem. Find the area of the triangle formed by the coordinate axis and the line 3x plus 2y equals 6. So, meron tayong A equals, of course, 3, B equals 2, and C equals 6. Tamang substitution lang. So, we have area equals 6 squared all over 2 times 3 times 2, which are the values of A and B, respectively. So, equivalent siya sa absolute value of 36 over 12 or 3 square units. Mas mabilis, hindi mo na kakailanganing hanapin pa ito at saka ito. So, that is it for today's video, mga kamatverse. I hope you enjoyed this video, and if you did, please make sure to hit the thumbs up as well as subscribing to our official YouTube channel, Cedie's Mathverse. Then, you can also follow our Facebook and Twitter pages whose links are in the description below. Also, big shoutouts po sa Omolad family, yes! Isam, Sarji, Rafael, Hans, Daryl, Gif at saka Sandre. Then, sa RCQ family, kina Ate Jade, kina Ate Kimberly, kina Kuya Will, Kuya DJ, Ate Jeanette, Kuya Eric at Ate Yuzra. Then, shoutout din kay Sir Isaiah James Maling. Subscribe din po kayo sa YT niya. And, kay Sir Ron Barasi, of course, shoutouts din. So, that is it for today. Enjoy the day and
Always remember, mathematics is incomplete without you.